أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله narito muli tayo sa pag-aaral ng Aqida. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapasalamatan natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat patuloy ho ang kanyang pagbibigay sa atin ng biyaya tulad ng pagbibigay sa atin ng guidance, tawfiq, gabay at awa na tayo ay nagkakaroon ng oras upang tayo ay nakakapag-aral ng patungkol sa Aqida. Ito ay napakahalaga sapagkat ito ang pangunahing kaalaman na dapat nating matutunan bilang isang Muslim bago pa ang lahat ng kaalaman. Insha'Allah subhanahu wa ta'ala sa maikling panahon na ito ay ating ipapaliwanag ayon sa ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kakayahan sa maliit na oras na ito. Ang ating paksa ay ang Al-Kufr. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Al-Kufr? Ano ang mga uri nito? At ano ang hukom nito? At ano ang hukom ng bawat uri nito? O at yung mga klase nito? At inshallah subhanahu wa ta'ala, bibigyan natin yan ng pagpapaliwanag isa-isa kasama ang mga hatol dito sa maliit na oras na ito. Unahin natin yung ta'rif o yung definition ng al-kufr. Ano nga bang ibig sabihin ng kufr? Ito ay sa lugha bima'na as-satr wa at-taghtiyah. Sa literal na kahulugan sa Arabic ay ang kufr ay nangangahulugan ito yung pagtatakip, yung pagtatakpan yung isang bagay, lalagin mo siya ng takip, tapos hindi nakikita. So yun ho yung lugha sa syara, ito yung didul Islam. Sa Islam, ang kahulugan nito ay opposite siya na tinatawag ng Islam. At ang Islam, ay alam natin, ito ay ang pagsuko, pagsunod, pagtalima, pagsunod sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling salita, kawalan ng pananampalataya, pagtalikod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ano ang mga uri nito? Ito ay dalawang klase. Kufrun akbar at saka kufrun asgar. So inyo napapansin sa ating mga nakukuhang mga Aqida series na mga nagdaang araw, may yung shirk, meron ito pala ay meron ding shirkun akbar at saka shirkun asgar. Yung nifaq, ito rin ay merong nifaqun akbar at saka nifaq asgar. Ganun din ho sa al-kufr. Ang kufr, yung kawalan ng pananampalataya ay dalawa ring uri. Yung kufrun akbar at saka yung kufrun asgar. Maliit at malaki. Ganon din yung al-fisq, yung ganon din yung al-dhulm. Okay, so ang mga yan ay ayon sa pag-aaral ng mga ulama natin ay alhamdulillah kanilang nabigyan ng linaw ang bawat isa niyan. Inshallah subhanahu wa ta'ala tatalakayin natin yung tinatawag na kufrun akbar at saka yung kufrun asgar. Ang kufrun asgar ay ibig sabihin ng kufrun asgar ay sinabi ng mga ulama, huwa adamul iman billahi wa rasulihi sawaan kana ma'ahu takdhibun aw lam yakun ma'ahu takdhib. Ibig sabihin daw, ito yung kawalan ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa at sa kanyang sugo na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito man ay merong kasamang pagsisinungaling o walang kasamang pagsisinungaling sa kanya. Kawalan ng hindi pananampalataya o meron sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin niyan, ito ay opposite talaga siya ng Islam. Ano ang hatol nito? Ano ang hukom nito? Sabi ng mga ulama ay yukhrij min ad-din wal milla. Inilalabas nito ang nakagawa nito mula sa Islam, mula sa kanyang pananampalataya. Ano ang mga uri nito? Dahil sinabi natin, dalawang uri yung kufr at ang una ay kufrun akbar. Ang pangalawa ay kufrun asgar.
yung Kufrun Akbar, meron din itong mga branches, meron din itong mga uri, at meron siyang ang mga ulama ay meron sila nakitang limang klase na papasok siya sa malaking kufur. Una, yung tinatawag na kufrun at takdib. Ito yung pagsisinungaling. Kawalan ng pananampalataya. Pinasisinungalingan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kaniyang sugo. Ano ang dalil? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ankabut, verse number 68, وَمَنْ أَلَّهُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَ أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa malapit na kahulugan nito sa Tagalog, lilinawin natin ito sa malapit itong kahulugan, sino pa ba ang higit na makasalanan? Sino pa ba ang higit na hindi makatarungan sa sino mang gumagawa ng mga salitang kalapastangan sa Allah subhanahu wa ta'ala? Nag-iimbento siya ng mga salita na pagsisinungaling sa Allah subhanahu wa ta'ala at pinagsisinungalingan niya, hindi niya pinaniniwalaan ang ipinarating na ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yun yung katotohanan. Alaysa fi jahannam mathwa lil kafirin, hindi ba ang impyerno ay siyang magiging tahanan nila yaong mga kufar, nila yaong mga non-believers. So yan ho yung unang kabilang sa malaking kufr. Kawalan ng pananampalataya. Kapag ang isang tao ay meron siyang kufru takdib, pagsisinungaling sa kung ano ang ipinarating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at higit sa lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya ito pinaniniwalaan na mayroong Diyos na tagapaglikha. Hindi niya pinaniniwalaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang kahuli-huli ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So number two, kabilang sa uri ng malaking kufr ay ang tinatawag na kufrul iba wal istikbar ma'at tasdiq. Ito yung kufr na kung saan ay pagmamataas. Pagmamataas, pagtalikod, kahit na ito man ay sa kanyang kaluglooban ay pinatutuhanan niya ito. Alam niyang ito ay totoo, subalit siya ay nagmataas, hindi niya ito tinanggap. Okay? So, ganyan ho si Iblis, qatalahullah, alayhi la'natullah, ang ating kaaway na si Iblis, alam niya kung sino ang tagapaglikha, sino ang lumikha sa kanya, dahil nakausap niya ito at naririnig niya ang command ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaniniwalaan niya na siya ang Allah na lumikha sa kanya, siya Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha ng lahat, siya ang Allah subhanahu wa ta'ala ang superpower, siya na Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ay napapasa kanya, kapangyarihan niya. Okay, subalit dahil sa meron siyang klaseng uri ng kufr, nawala siya sa pagiging tagasunod o Muslim, sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagmamataas. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagbibigay kwento sa atin sa suratul Baqarah verse number 34, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Noong sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga anghel, kayo ay magpatira pa kay Adam, at sila lahat ay nagpatira pa maliban kay Iblis. Siya ay nagmatigas, nagmataas, at napabilang siya sa mga kafir. Pangatlo ay kufru shak wa huwa kufru dhan. Ito yung pagkakaroon, yung kufur na pagkakaroon ng doubt sa kanyang sarili, sa kanyang puso. Hindi niya tiyak, hindi siya nakakatiyak, hindi niya pinaniniwalaan ng lubusan. Mayroong, ibig sabihin yung kanyang paniniwala ay mayroong halong doubt. Hindi katiyakan sa kanyang sarili.
Hindi niya pinaniniwalaan na mayroong pagkakaroon ng pagbangon muli sa araw ng paghuhukom. Hindi niya pinaniniwala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na paniniwala sapagkat mayroon pang doubt sa kanyang sarili. Pang-apat, yung kufrul i'rab. Yung kufr na tinatawag na al-i'rab, pagtalikod. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مَعْرِضُونَ. Sila yaong mga kufar, pagdating sa punto ng pagbibigay sa kanila ng warning ng mga sugo, sila ay tumatalikod. Pag sinabi sa kanila ng kanilang mga sugo, Abudullah, malakum min ilahin gayro, sambahin niyo Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa. Mayroon pa bang Diyos na dapat sambahin maliban sa kanya? Mayroon pa ba kayong dapat tangkiligin na Diyos na sambahin maliban sa kanya? So sila lahat ay tumatalikod, hindi tumatanggap sa kanilang panawagan. Ganun din ang nangyari sa Muhammad, sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi rin niya sa kanyang mga kaum, ayuhan nas, kulu la ilaha illallah tuflihu. O kayong mga sangkatauhan, sabihin niyo ang katagang la ilaha illallah, paniwalaan niyo ang la ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa kanya, upang kayo ay magtagumpay rito sa mundo at higit sa lahat sa kabilang buwan. Subalit, anong nangyari? Sila ay lumilisan. Sila ay tumatalikod. Ayaw nilang makiupo sa kanya dahil siya raw ay magician, dahil siya raw ay mayroong kakayahan na gawing tama yung mali, at kunin yung kanilang kalooban. So, napapaniwala daw niya sila. So, kaya tumatalikod sila. So, wala'idhu billah, yung ganyang pag-uugali ay makikita mo rin sa panahon ngayon. Pagka dumating yung mga scholar at nanawagan, meron tayong mga symposium, mga seminar, meron tayong mga pag-aaral ng Aqidah series, ng Tauhid, ng Pillars of Islam, Pillars of Faith. Subalit, iilan lamang ang tumarating. Subhanallah. Pero yung may mga excuses, walang problema doon. Pero yung pagmamatigas, yung hindi pagtanggap sa mga ganitong panawagan na hindi naayon sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat mayroong pagmamalaki, ito yung napakadelikado mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At alam natin, nakuha natin sa mga nagdaang araw yung 10 bagay na maaaring ikalabas ng tao sa kanyang pananampalataya, kabilang doon yung pagtalikod sa pag-aaral sa Islam ng tunay na pagkatalikod. Hindi niya inaaral at hindi niya ito naisa sa buhay ang Islam. At ang panglimang uri ng mataas na kufur ay ang tinatawag na kufrun nifaq. Ano ang dalil? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul munafiqin. Suratul munafiqun, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Sapagkat sila, yan na mga taong ito, ay sa umpisa ay naniniwala sila, tapos subalit mabalik sila ng kawalan ng pananampalataya. Anong nangyari? Nilagyan sila ng selyado. Selyado ngayon ng kanilang puso kahit hindi sila nakakaunawa. Ang pangalawang uri mga kapatid sa pananampalatayang Islam na kufur ay ang maliit na kufur. Ano ang ibig sabihin nito? Ayon sa mga ulama, ang definition nito, kullu ma'siyatin warada fil kitabi was sunnati tasmiyataha kufra wa lam tasil ila hadil kufur al-akbar. Sabi ng mga scholar, anuman ang nabanggit sa Quran at saka Sunna na tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay kufur, subalit hindi dumating sa puntong malaking kufur, yan ay maliit na kufur. Ano ang hukom nito? Ito ay haram, malaking kasalanan sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, subalit hindi ito ikakalabas sa Islam. Ano ang mga halimbawa nito? Tulad ng kufrun ni'ma, yung pagtanggi mula sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagka tinanong mo saan galing ito, yung mga bagay niya, paano ito natamo, yung ganito, nagmamalaki siya, ay hindi niya naisip na ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sa kanyang kakayahan. Sinasabi niya, ito ay mula sa aking kakayahan, sa aking talino, sa aking lakas.
So hindi niya idinudugtong sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi siya nasabi dahil ito ay biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng aking lakas na ibinigay sa akin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano ang dalil? Fa kafarat bi an'amillah. Ah, sila ay tumanggi mula sa mga ni'ma, biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, qitalul muslim li akhihi al-muslim, yung pagpatay ng kapwa niya Muslim, ng kanyang kapatid na Muslim. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, si babul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Ang pagmumura sa mga kapatid nating mga Muslim, ito raw ay fisq, kasalanan, at ang pagpatay sa kanila, ito naman ay maliit na kufr. Ano pa yung mga halimbawa? Yung abta'anu fi ansabil akharin, yung pagmamaliit sa mga tribo, pagmamaliit sa mga pamilya ng ibang may pamilya. Ano pa? Aniyahatu alal mayyit, yung pagmamalabis sa kawalan ng pagtanggap sa pagka mayroong namatay yung pamilya, tapos hindi mo tinatanggap yung kadar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakikita hindi lubusan, hindi mo tanggap lubusan, hindi ko sabihin yung nakikita mo siya nagwawala, siya ay namamaril sa taas, siya ay sinusuntok niya kanyang sarili, yan yung sinisisi niya yung kanyang sarili. So yan daw ay kabilang sa kufr. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, isnatani fin nasi huma bihim kufrun, dalawang bagay mula sa mga tao na ang paggawa nito ay kufr. At-ta'nu fin nasab, yung pagmamaliit sa tribo o sa pamilya, wa niyahatu 'alal mayyit. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Hanggang sa muli mga kapatid, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.